GMA7, sinaya nga ba ang isang big star na kapamilya artist, hindi pinansin ang mapanood sa kanilang network? Alamin ang detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Tila hindi pinansin ng GMA7 ang isang ABS-CBN big star na ito nang minsang magkaroon ng show ito sa kanilang network. Ang sikat na kapapil star ngayon ng sa ABS-CBN ay unang napanood sa GMA7, subalit tila hindi nakita ng GMA management ng potensyal ng aktor na ito, kaya ngayon ay ABS-CBN ang nakikinabang sa kanyang galing at hatak sa tao sa pamamagitan ng kanyang serye. Bago pa man maging primetime king at prime star ng ABS-CBN, alam nyo ba na si Coco Martin ay naging talent ng GMA7? Kung napanood mo ang isang season ng dating programa ng GMA7 na Day 17 noong 2007 na may title na Isla Chiquita, ay matatandaan mo na napanood mo dito si Coco Martin. Subalit bukod dito, isa sa kanyang unang TV appearances sa GMA7 ay noong taong 2000 bilang guest sa isang episode ng GMA7 youth-oriented show na Click Second Batch. Dito ay ginampanan ni Coco Martin ang karakter ni Wesley or Yamyam, ang ex-boyfriend ni Mimi na ginampanan ni China Ortalesa. Bagaman at ang kanyang karakter bilang Yamyam ay unang ipinakilala sa Batch 1 ng Click noong taong 2001, ay hindi naman naipalabas ang kahit isang scene sa programa at nabanggit lamang ito sa isang call scene. Sa second batch ng nasabing show ay ang unang scene ni Coco Martin ay ang eksena nila ni China Ortalesa at Angel Oxin, Alessandra De Rossi, Trisha Roman, Sherwin Ordonez at Richard Gutierrez. Si Richard Gutierrez ay ang kasalukuyang kasama sa show ni Coco Martin na kalaban niya sa Ang Probinsyano. Ang pagganap ni Coco Martin sa nasabing episode ng serye ay nagdawakas nang mas piliin ni China Ortalesa si Enzo kesa sa kanya. Tatlong taon nang lumipas, taong 2005 ay nilaunch si Coco Martin bilang isang independent film actor sa pamamagitan ng Masahista. 2 years later, nagbalik siya sa telebisyon bilang love interest ni Rochelle Pangilinan sa show na Day 17 presents Las Isla Chiquita. Taong 2008 nang maging bahagi si Coco Martin ng isang serye sa ABS-CBN na Ligaw na Bulaklak bilang kapatid ni Roxanne Ginoo. Nagkaroon siya ng big break sa telebisyon nang piliin siya ng ABS-CBN management na gumanap sa isang primetime series na Tayong Dalawa na pinagbidahan din ni Kim Chiu at Gerald Anderson noong 2009. Mula noon ay nag-top field na siya sa mga serye ng ABS-CBN nang pansinin siya at makita ang potensyal niya ng mga management. Bumida siya sa mga serye na Nagsimula sa Puso noong 2009, Kung Tayo'y Magkakalayo yun noong 2010, Idol noong 2010, Minsan Lang Kita Ibigin noong 2011, Walang Hanggang noong 2012, Juan de la Cruz noong 2013 at Ikaw Lamang noong 2014. Kasalukuyang bida siya sa FPJ San Probinsyano na nagsimulang umero noong taong 2015 at ngayon nga ay nasa ika-anim na taon na. Matapos ang 18 years ay nag-reunite sila ni Richard Gutierrez nang pumasok sa Richard sa Ang Probinsyano bilang kontrabida sa serye. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Roda Chong ng Hong Kong, kay Swift at kay Lina D. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.